Hello guys! Welcome back sa ating channel. Yan, isishare ko sa inyo ngayon kung paano gawin naman yung matagal ng request sa atin. Kung paano naman daw gawin yung short na school uniform. Ayan, kasi mag-face to face na. Maraming gustong gumawa na kahit sa pang sarili nila, sa mga anak nila, sa mga apo nila. Yan, isishare ko sa inyo yan isa-isa. Kung paano magsukat, paano magtabas, at paano tahiin. Hindi lang natin maya-upload siya guys sa isang video. Magkakaroon tayo ng part 2 para dun sa tahi. Ayan. I-upload muna natin ngayon yan yung part 1. Ayan. Pagtsagaan nyo na kasi mahirap mag-upload ng masyadong mahabang video. Ayan. Bago natin yan simulan, gusto ko magpasalamat kay Sis Audrey Rose. Yan. Napadala sa atin ng tela. At sa papa shoutout yung kanyang sister ay si Sis Rika at sa kanyang husband na si Brad June. Ayan. Shoutout sa inyo. Gusto ko rin i-shoutout yung mga nag-request dito. Itong short na sana magawan din natin ng video kay Red Magic, Richelle Carinyaga, Pang O3, Gian Jaira Belonyo, Melin Malinaw, at sa marami pang iba na hindi ko na nakuha kung sino-sino sila kasi nagko-comment din sila sa ibang video kung paano, kung pwede raw gawa natin ng video din yung short uniform. Meron pang mga request para sa pants. Siguro sa susunod na lang siya, magawan din natin siya ng video. Ayan. Para sa bago lang dito sa ating channel, please click the subscribe para lagi kayong manonotify pagka meron tayong bagong video na i-upload yan. Simulan natin yan pagkatapos ng ating intro. Ito guys yung ating model, si Miguel. Ayan. Salamat sa pagpapahiram, Sis Jingle. Ayan. Ang kailangan lang natin sukatin, waistline, hips, full length niya, tsaka tiro niya. Sa pagsukat ng bewang, dito lang tayo guys, sa baba lang ng kanyang ng pusod. Baba lang natin ng konti. Ayan. Tapos, sa hips, yung sa pinaka, pinaka maumbok lang sa puwet, doon nakatapat yung tape measure. Sakto lang din na hindi naman masikip, nagagalaw natin yung tape measure. Ayan, 33. Tapos yung length, mula dito, sa kung saan tayo nagsukat ng bewang niya kanina, hanggang sa gusto nating haba, ito sa short, below the knee or hanggang sa knee. Tapos yung tiro, pauupuin ko lang siya dito. Buka dito, harap ka dun. Sa pagkuha ng tiro naman niya, yung crotch niya, yung front na crotch. Ayan. Diretso ka, diretso. Ayan, mula dito sa pinagkuhaan din natin, or medyo itaas lang natin ng konti, yung sa bewang niya, para makuha naman natin yung crotch, kung saan yung lapag ng inuupuan niya, yun yung sukat ng kanyang tiro or crotch. Ayan. Yan lang yung kailangan nating sukat para sa short. Yung susunod kung sa pants, turo ko na sa inyo kung ano yung mga dapat natin sukatin doon sa paggawa ng pants. Ayan, tara. Ito yung mga kailangan nating sukat sa paggawa ng short. Bali, gagawa muna tayo ng pattern. Ang kailangan lang ang waistline, hips, tiro or crotch, full length. Itong waistline natin, i-divide lang natin sa 4. Ang hips divided by 4 din. Ayan. Ito yung magiging sukat natin. Ayan. Sa paggawa ng pattern, gawin muna natin yung pinaka-front. Una natin kukunin yung sukat ng full length mula dito sa taas hanggang sa sukat na kailangan natin. Ito, ang kukunin ko ay 16. Mag-mark lang tayo dyan. Then, sukatin din natin mula dito yung sukat ng una yung full length, sunod yung tiro natin. 8 1/2. Ayan, mag-mark tayo dyan. Then, ipasok natin dito ang sukat ng tiro. Dito, ang kukunin naman natin sukat, yung sukat ng 1/4 ng kanyang hips. Hips niya ay 8 1/4 ang 1/4.
Tapos, magpa-plus tayo ng 1 and 1 half. Ayan, dito sa 1/4, iaangat natin yan. Guguhitan natin pataas. Itong 1/4 na hips niya. Dito, ika-curve natin ito sa crotch o sa tiro. Ito yung magiging front natin crotch. Tapos dito, sa ating waistline, susukatin natin or magbababa muna tayo dito. Magbaba tayo ng 1 and kung anong sukat ng ating paha, gawin lang natin 1 and 1/4. Ayan, ibaba natin dyan sa 1 and 1/4. Tapos guhitan lang natin. Tapos kunin natin yung sukat ng waistline. 1/4 ng waistline niya ay 7. Plus, magpiplits tayo 1 and 1/2 plus 1 and 1/2. Ayan. Itong mula sa pinlas natin hanggang dito sa dulo, yung kalahati, magmark tayo. Lumabas to 8 and 1/2 yung kalahati, 4 and 1/4. Then, doon sa 4 and 1/4, maglagay tayo ng 3/4 kabilaan. Iyan ang magiging pleats natin. 3/4. 1, 2, 3. Ayan. Tapos, ibaba lang natin siya sa mga 1 and 1/2. 1 and 1/2. Ayan. Guhitan natin yan, 1 and 1/2 kabilaan. Ayan ang magiging pleats natin sa front. Tapos dito, magpasok tayo mula dito sa minarkahan natin. Ito, di-disregard na natin itong unang guhit. Dito na tayo. Ayan, pasok, ipasok natin sa 1 and 1/2 para ito sa magiging slide pocket natin. Magmark lang muna tayo, then ibababa natin mula dito sa 5 inches. Ayan. Ayan ang guguhitan natin connect. Yung binaba natin at pinasok natin. Ayan. Ngayon, ito, guguhitan na natin ng straight pababa. Itong guhit natin sa gilid. Ito, madi-disregard na nga pala to. 1 and 1/2 dito ay 5, dito pala dapat i-connect kasi baliwala na to. Ayan, dyan na dapat. Lilinawan ko lang kasi baka malito kayo. Ito na siya. Then itong ating full length, guhitan na lang natin yan ng diretso. Papasok dito. Tapos, itong sukat natin dito, minus 1/2 lang. Itong sukat natin dito ay 10. Dito, magiging 9 and 1/2 na lang. Tapos, connect. Dito maglagay lang tayo ng marking para sa zipper natin, sa zipper, pagkabit ng zipper, mga ano lang, mga 4 and 1/2. Ayan, bago mag dumating dito sa pa-curve, dito lang tayo. Dito mag-a-add tayo ng tupi sa laylayan, lagay na natin agad mga 1 and 1/2. 1 and 1/2. Tapos yung iba, ikakat natin to ng sakto na. Bali, dito lang tayo nag-allowance. Kakat muna natin ito ng sakto para magawa naman natin yung back part. Okay.
Ayan, sa paggawa ng back part niya, ibabakat muna natin ito. Bakat natin siya. Ito na yung ating front. Dito tayo sa ating back. Dito sa back, meron tayong binaba dito na 1 1/4. Itaas lang natin siya, guys, para huwag tayong malito. May 1 1/4 dito muna. Yung ating ibinaba. Ngayon, ingat muna natin siya ulit. Para may hangganan yung ating sa bewang. Ito yung pinakadulo ng bewang niya. Yung binawas natin kanina, ginupit na kasi natin, nilagay lang natin uli. Ngayon, ito na yung ating front na binatap natin. Dito tayo gagawa ng pinaka-back naman natin. Dito sa back, mag-a-adjust tayo dito. Ito yung ating front. Ipapasok lang natin dito sa 1 1/2. Mula dito sa dulo, pasok natin sa 1 1/2. Tapos, iaangat din natin sa 1 1/2. Yan. Yan yung 1 1/2. Pasok, angat ng 1 1/2. Dito, ipasok lang natin dito kasi pababa natin dito ng medyo pasok sa front. Yan. Dito mga pasok lang natin mga 2 inch. Tapos ibaba natin, magkoconnect yung ipinasok natin, itinaas natin papunta dito. Ayan. Then dito, sa crotch ng front, ilalabas naman natin sa 2 inch. Ayan, 2 inch. Tsaka natin i-curve. Ito na yung magiging back natin na pinaka-crotch ng back. Ayan. Kinurve ko siya ng ganyan. Connect. Tapos dito sa waistline, yung ating waistline, ang sukat ng ating waistline ay ang 1/4 ay 7. Magpa-plus tayo dito. Yung 7, magpa-plus tayo ng 2 1/2, magiging 9 1/2. Magmumula yung sukat natin dito. Baka malito kaya. Yung 7, yung sukat ng 1/4 ng waistline, mag-a-add tayo ng 2 1/2 kasi garterize ang ating back. Ayan, 2 1/2 ang ia-add natin. Then, i-coconnect natin dito sa 1/4 ng waistline na dinagdagan natin ng 2 1/2. Dito, hindi na tayo magpuputol. Ididiretso natin sa lalagyan natin ng garter. Kaya mag-a-add pa tayo dito ng 1 1/2 pataas. Ayan, 1 1/2. Dito, 1 1/2 din. 1 1/2 or 1 1/4 pala, guys, kasi 1 1/4 lang yung ginawa natin sa paha. And then connect yung inangat natin. Ayan, ito na yung parte ng back natin na waistline. Sa punja, dito na tayo sa may bandang laylayan. Dito, guys, ito yung pinakalaylayan natin. Maglabas lang tayo ng 1 inch. 1 inch palabas. Tsaka dito sa kabila, 1 inch din. Mula dito, maglabas tayo ng 1 inch. Ayan ang i-coconnect natin dito. Yung nilabas natin 1 inch para sa connect sa back na punja. Ayan, ganun din dito sa side. Itong
itong nilabas natin dito tsaka itong nilabas natin na 1 inch, yan ang magkoconnect. Bali ito, mababali wala na ito, yung una nating binakas. Ito mababali wala ito, ito kasi yung front natin. Ito. Yan bali wala yan, ito. Ito ang matitira. Itong gilid, itong taas saka ito. Dito meron pala tayong kailangan ilagay yung back part. Meron siyang back pocket dito. Kunin natin yung center nito. Ayan, yung center ng 9 1/2. 4 and 3 port din. Ibaba natin yan sa 1 and 1/2 muna. 1 and 1 half kasi ito yung sa mayroong garter. Garter natin sa back. Ayan, pag-connectahin natin ito. Ayan yung back garter. Then, ibababa pa natin siya dito sa mga 2 and 1 half or 2 and 1 port. Pwedeng 2 and 1 port. Ayan. Baba natin sa 2 and 1 port. Ayan, kabilaan. 2 and 1 port. Tapos ito yung pinaka-center niya. Diyan tatapat yung gitna noong ating 5 inches. 2 and 1 half. Dapat na andito sa gitna. Tapos pantay na guhit dyan. Papunta sa 5. Ito yung 5. Then, dyan sa 5, magbaba tayo. Gagawa tayo ng rectangle dito eh. Ng 3/4 or 1/2. Ayan, lagay ko sa 3/4 para hindi tayo mahirapan sa tahi. Medyo laparan natin. Ayan, 3/4. Then, gawa tayo ng rectangle. Ayan yung magiging pocket natin sa back or magiging guide natin sa paggawa ng pocket sa back. Ayan, gugupitin din natin siya ng sakto sa pattern. Bali, ang may allowance lang natin dito ay yung laylayan at yung sa bewang. Ayan, meron na siyang allowance sa bewang at laylayan. Tingnan nyo guys, sayang dinugupit natin. Hindi na natin sinama yung sa front part na binakat natin. Ito na ang back na ginawa natin. Dito tayo magugupit. Tutupi ko lang to para magupit natin siyang sabay dito sa... Ngayon, ito na yung ating pattern para sa back and front. Ngayon, bibigay ko sa inyo yung mga sukat para naman dun sa pocket, zipper fly, paha, at saka yung pocket din natin sa back. Yung pattern natin para sa back pocket, magtatabas lang tayo ng mga 14 inches by 6 inches. Ayan. Para sa back pocket. Sa front pocket or slide pocket, kailangan lang natin ng mga 10 inches or 11 inches by 9 1/2 or by 10. 11 by 10 pwede rin. Para sa bata ito guys ha. Tapos para sa ating zipper fly, dalawa yon. Yung isa, kailangan natin ng mga 5 1/2 by 3 inches. Yung isa, 5 1/2 by 1 1/2. Tapos, para sa ating front na paha, kailangan natin dito ng mga 4 inches
Or 3 and 1 half. Pwedeng 4 inches pa rin 3 and 1 half. Okay lang naman sumobra. 4 inches by mga 20 inch. Ito guys, hindi sakto ha. May allowance siya. Kasi magpuputol tayo sa paha ng front. Ito lang yung kailangan nating mga tela. Tapos yung kanyang belt loop or yung sinusuotan ng belt, kailangan natin ng mga ano, mga 20 inches din, 20 inches by 1 and 1 half. Ayan. Ayan. Ito yung mga kailangan nating mga sukat na tatabasin pa natin. Ayan naman ang ipapakita ko sa inyong susunod. Paano siyang tabasin? Dahil dito sa bulsa, mayroon pa tayong ikakat sa slide pocket at saka sa zipper ply. Dito, habang tinatahi na natin to, dun tayo magkakat para sa front paha at belt loop. Importante itong sukat na ito ay makakuha natin. Gayon, turo ko naman sa inyo kung paano siyang tatabasin. Ayan. Dito naman sa ating pagtabas, ito yung ating tela. Ang tawag dito ay pitch twill. Pagharapin na natin yung parehas right side, tinupi natin yung width ng ating tela na nasa loob yung right side. Ayusin lang natin, nakalatag. Ilalatag natin ang pattern ng kaganyan yung back, then yung front, ganyan. Ayan. Pares-pares na yan. Isang pares sa back, isang pares sa front. Ngayon, ito munang front ang ating, or back yung ating gagawin. Ayan, dito sa back, pwede tayong mag-trace para makita natin yung tatahian natin. Kasi maglalagay tayo ng allowance sa pagkat para meron na tayong palatandaan dyan. May allowance na sa laylayan, may allowance na sa bewang, kaya sakto lang ang gupit natin dito sa bewang at saka sa laylayan. Pagdating dito, mag-add lang tayo or allowance natin mga 1/4, 3/8 or 1/2 kung gano'y yung pakain natin tatahi. Katamtaman mga 3/8 or 1/2. Dito sa laylayan, sakto. Tapos, meron lang tayong kailangang markahan dito sa front side. Itong nasa kanan. Ito kasi ang lumalabas na kanan. Itong nasa loob ha, yung sa right side. Yan yung nasa kanan. Tanggalin muna natin itong isa. Magsusulat tayo dito sa right side niya. Itong ating ginawang rectangle, ito-trace din natin yan dyan. Ayan, gagawa tayo ng ganyan din. Tapos balik lang natin sa front naman tayo. Dito sa front, ganun din dito guys, mayroon na tayong allowance sa laylayan. Bali yung dito na lang pala tayo maglalagay ng sewing allowance sa bewang. Sa bewang niya. Ito, ititrace natin ito yung sa pocket niya. Ayan, dapat pala ikakat din natin yung pattern na yan mamaya. Cut natin yan mamaya. Dito sakto. Dito sakto rin. Ay, dito maglalagay tayo ng allowance. Guguhitan lang pala muna natin. Ayan, dito magmark tayo. Itong pleats natin, ilipat din natin yan yung guhit. Yung marking na yan. Hanggang saan,
Ayan, dyan tayo mag mark. Ngayon, gugupitin natin siya. Nalalagyan natin ng sewing allowance. Dito sa side, maglalagay tayo ng sewing allowance. Dito maglalagay din tayo. Dito kahit mga ano lang, 3/8 lang or 1/4. Dito maglalagay din tayo mga 1/4 or 3/8 din. Ayan, ganun lang kasi ako magpakain ng tahi. Then, itong minarkahan natin dito, lalagyan din natin yung sa kabilang side niya. Ayan, yung kapares niya. Pati dito, sa tapat ng may zipper. Ayan, minarkahan natin. Itong ating sapakit, gugupitin natin to ng sakto. Tapos ito, guguhitan natin. Ayan ang pleats natin. Okay na yung front, okay na yung back. Ngayon, gagawin natin yung mga pocket natin. Ito yung ating pocket sa back. Mamaya meron pa rin tayong imamarkahan dyan. Kailangan nga pala natin ng pilon na may sukat na 6 by 1 inches. Itong ating zipper ply, ito yung 5 and 1/2 by 1 and 1/2. Ika-curve lang natin ito ng gupit. Paganyan. Ayan, magiging ganyan lang siya. Tapos ito yung ating 3 by 5 and 1/2. Ito yung sa waistband. Magbabukas tayo mamaya or magkakat tayo. Ito yung sa pocket natin. Dito tayo magka-cut pa tayo dito. Dito sa ating pocket, kunin pala natin yung ating front kasi babakatin natin to. And ito yung 11 inches. Ito yung 10. Ayan. Itapat lang natin yan sa bewang dyan. Pantay sa taas. Tsaka yung dito sa gilid. Tapos, ikakat din natin yan. Dito. Yan. Ito na yung ating magiging slide pocket. Yan. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano siyang tatahin.